Magandang araw guys! Welcome to Villaconzoilo Park. Isa sa mga courses na ino-offer namin dito sa Villaconzoilo Farm ay ang Landscaping Installation and Maintenance NC2. Sa kursong ito, tinuturuan natin ang mga estudyante natin kung paano mag-landscape ng area. Ang landscaping ay isa sa mga popular ngayon na kurso pagdating sa agriculture sector dahil isa ito sa mga in-demand business lalong-lalo na dito sa Leyte. Kaya naman, marami ang mga gustong matuto kung paano gawin ito. Kung gusto mong mag-enroll sa kursong ito, tiyakin lamang na handa kang masikatan ng araw, humawak ng lupa at mga bulate dahil package ito sa mga matututunan mo. During assessment, ang unang procedure na gagawin nyo ay ang orientation. Dito makikilala mo kung sino ang iyong assessor at sino ang inyong TESDA representative. Ang assessor nga pala, siya ang mag-i-examine sa inyo kung karapat dapat ba kayo bigyan ng national certificate. Ang TESDA representative naman ay ang trabaho lamang niya ay mag-observe kung ang procedure ng assessment ay nasusunod sa standard ng TESDA. Wala siyang ibang gagawin kundi pagmasdan lamang ang flow ng assessment during that day. Pagkatapos ng orientation, pupunta na kayo dun sa field na pagtatrabahuan nyo. Bibigyan kayo ng time ng iyong assessor para mag-isip ng plano kung ano ang mga disenyo na gagawin nyo sa area na nakadesignate para sa inyo. Pagkatapos, ay babalik na kayo doon sa lecture area nyo para gumawa ng design o sketch plan. Malaking tulong ang sketch plan na ito dahil dito, mabivisualize mo kung ano yung mga plans na gagamitin mo at ang mga materials na kakailanganin mo. Pagkatapos nyo gumawa ng plano o sketch plan, bibigyan lamang kayo ng hanggang 4 na oras ng iyong assessor para tapusin ang iyong project. Pagkatapos ng demonstration, ay pupunta naman kayo doon sa written exam. Sa written exam, mag-a-identify kayo ng mga tools at mga plans. Dito, hahasain ang galing nyo sa pagkilatis ng mga tools at mga plans. Take note, bawal na bawal po ang mag-usap during the assessment. Pagkatapos ng written exam, ay sa oral questioning naman tayo. Dito, kikilatisin ng assessor ang nalalaman nyo tungkol sa landscaping. Nakadepende sa mga assessor kung ano ang question na ibibigay sa inyo. Kaya, kailangan nyo itong paghandaan. Tips ko lang para sa oral questioning. Ang landscaping ay may tatlong unit of competency. Meron tayong basic competency, common competency, at core competency. Itong tatlong ito yung madalas na tinatanong sa inyo ng mga assessor during oral question. Kaya, I suggest na istudyahan nyo itong tatlong ito, okay? Pagkatapos naman ng oral questioning, magkakaroon na kayo ng feedbacking. Dito, bibigyan na kayo ng feedback ng iyong assessor kung ano ang resulta ng iyong output. It's either makakapasa kayo o hindi. Ito ang part na titigil ang mundo mo dahil sa kaba at takot na kung papasa ka ba o hindi. Pero kung confident ka naman na naka-answer ka lahat ng question, na binigay sa'yo ng assessor mo, maganda yung output nyo, ay wala ka naman dapat ipangamba. Pero kung sakali namang hindi ka makapasa, maaari ka naman mag-take ulit ng assessment. Hanggang 2 beses ka lamang pwede mag-take ng assessment. Pag mahulog ka pa rin ng 3 beses, ay babalik ka sa training method. Hindi ka na ulit pwede mag-assessment. Magti-training ka muna for 29 days and then after, pwede ka na ulit i-assess. Kaya, dapat pag-aralan nyo ang assessment ng landscaping kasi hindi ito laro-laro lang. Mahirap makakuha ng national certificate, lalong-lalo na sa landscaping NC2. O kung feeling mo naman ay nadaya ka, pwede kang sumulat ng appeal sa assessment center o sa provincial office ng TESDA. Dito, iimbestiga ng assessment center at ng TESDA kung anong nangyari during the assessment. Kung bakit hindi ka nakapasa o sadyang hindi ka talaga karapat dapat bigyan ng national certificate. Simple lang naman ang assessment ng landscaping. Dapat mo lamang ito pag-aralan na mabuti. Dapat marunong ka rin mag-design at humawak ng mga plans kasi dito, hahasain talaga yung galing mo sa pag-organize ng mga plans, lupa at mga bato. At isa pa, hindi biro ang gasto sa landscaping kaya no waste policy tayo dito. Kung ano yung mga plants na pwede natin ma-recycle, ay gamitin natin para hindi sayang yung pera na ilalabas mo. Ayan, I hope nagkaroon kayo ng idea tungkol sa assessment sa landscaping installation and maintenance NC2. Hindi biro ang landscaping na ito. Marami ang mga hindrance ang pwedeng mangyari para hindi ka makakuha ng national certificate na ito. Huwag kayong kabahan during assessment. Chill lang kayo. Dahil kung alam ng assessor na kinakabahan ka, the more kanya papahirapan sa mga tanong. Kaya, take posture.
chill and smile pagkaharap mo ang iyong assessor. Maraming salamat sa panonood. I hope may natutunan kayo ngayong araw. I hope din may nakuha kayong mga idea tungkol sa assessment na ito. Do not forget to like, share, subscribe para updated ka sa mga video naming ilalabas. Maraming salamat at paalam!